pa kayo? Opo. Akala niyo nung una pinababayaan kayo pero hindi niyo alam ginagawa ng Polo Jetta yung paraan, kinausap na nila yung mga agencies niyo. Natakot lang kayo kung saan ano, di ba? Ayan. Ayan po sa mga nanonood po ngayon. Ayan po sila. Ito po yung 12 po na nag-viral sa Facebook recently dahil po sila ay nagkaroon ng kanilang problema at humingi ng tulong. Inaksyonan po agad ito ng ating Polo Jetta sa pangunguna po ni Labat Nasir Mundir. I remember, nakausap ko rin itong mga ito at sila po ay humingi ng tulong at nung ating ipinalo up sa Polo, ginagawa na nila ng action ito na sinabi sa akin ni Labat. Siyempre, kakausapin natin yung labor attaché. Hindi pwedeng hindi mo ano. So, ayan po, nalila habang inaayos nila. Ayan po yung welfare officer po ng OWA, si Welop James Minjola. Ayan si Welop Habib. Ayan po, Ilonggo po yan, si Welop. Ayan. So, kakausapin po natin sila ngayon habang inaayos po nila. So, ikaw ate, taga saan ka sa Pilipinas? Taga Bacolod po. Taga Bacolod ka. Opo. O, anong maging problema mo sa employer mo? Yun po, ano, minamanyak po ako ng employer ko. Saka nag-o-offer po siya ng pera para sa ano. At paanong klaseng ginagawa sa iyo pamamanyak? Inahawakan ka ba sa katawan? Anong una po, nahipo niyo po ako sa puwet. Tapos po, kasi lumalaban po ako sa kanya, sinasabihan ko po siya na isusumbong kita sa embassy. Yo, very good. Pero ngayon, nakano ka na? Okay na po. At last, makaka-uwi na po. Makaka-uwi ka na ngayon. Makikita ko na po yung anak ko. Ayan. Thank you po, Tatay Munder, sa pagtulong. Tsaka po, Luowa, Ma'am Rowena, maraming salamat po. Okay. Oh, ikaw ate? Yes, sir. Taga saan ka sa atin? Bulacan po ako. Bulacan. Oh, ano naging problema mo? Caregiver, kaya lang po, nagkaroon ng... bilang po pag-aalaga ng pasyente, all around pa. Nagkasakit po ako. Mm-hmm. Inutom ako ng 1 month ng aking boss, hindi ako pinakain, nagkasakit, hindi pinagamot. Mm-hmm. So, nag-decide po akong umuwi na lang kasi po, mas mahirap po magkasakit dito nang wala yung pamilya. Lalo na po't ako'y single mom. Salamat po. Ano na lang naman, akala niyo pinabayaan ngayon ng Paul dahil kung saan saan na kayo humingi ng tulong dati? Kasi po, hindi namin po inisip yun. Pero masakit po kasi sa amin bilang mga nanay na makita kami kung saan-saan. Na kumbaga yung meron din kami kasi sa manang loob doon sa aming mga agency. Kasi pinabayaan kami kasi anytime na humingi kami ng saklolo sa Pilipinas, hindi kami ina-actionan. So nagpapasalamat kami sa inyo, Sir Bong, at lalo na po kay Tatay Mundir at kay Sheriff at sa aming boss na si Sir Tamir. Hindi niya kami pinabayaan. Saka ginoon kay Ma'am Weng, salamat po sa lahat, sa embassy, sa Polo, lahat-lahat po. Thank you so much po, makaka-uwi na kami. God bless us. Yan. Okay, so kausapin natin ng labor attaché habang itong mga kababayan natin eh. Asa si? Orly? Asa si Orly? Lumabas na si Orly? So, kasi kakausapin ko ngayon sila. Labat, hindi kasapin kita. So, dahil sir. Ito kakausapin ko naman ngayon yung ating labor attaché dito sa Jeddah. Si Labat Nasir Mundir. At tanong natin siya kung ano nangyari. At napakaganda itong isang balita ngayon na kasama sa uuwi ngayon sa charter flight ay ito pong 12 na OFW na nag-viral po. At kausap natin ngayon si Labat Nasir Mundir. Dahil lang ha. Okay, sir, magandang hapon po sa inyo at ano po ang ito yung 12 na nag-viral sa Facebook makailan yung sa Kamis na inaano ng agency na at natulungan po ng Polo ngayon, sir. Ano po ba, ano, sir, may konting ano niyo, sir, ma-update niyo, sir. At alam mo po, nag-viral na sila ng PAN sa AP. Nung nalaman kaagad natin, kinausap natin yung mga coordinator natin na volunteers doon sa UHA para kaagad matugunan ang kanilang problema. So, maliban doon na kung saan-saan sila lumilipat, kami naman, habol ng habol siya na kami kung saan sila pwede makita at tinatanong namin kung anong kailangan tulong na may bigay sa kanila. So, definitely, ang gusto nila umuwi. So, tinrabaho natin ang kanilang exit visa sa Jawasat. So, ordinarily, bago ka mga
Dadaan ka muna ng deportation. Yes po. Bumakawi. Pero because of some friend doon sa Abuak, nakausap ko isa sa mataas doon na pag-Yawasat. So, humingi ako ng tulong na magigyan sila ng exit visa. So, hindi naman nag-tumili. At ito nga, nakakuha sila ng exit visa. So, pagdating naman nila dito, so, hindi natin pinatuloy sa BK dahil may problema nga, baka may COVID at punong-puno. So, nilagay natin sila sa isang hotel until ngayong araw na pumunta sila dito. At habang nanodoon sila sa ABA, sinama na nanamin ang pangalan nila sa pauwi ngayon. Kaya kasama ngayon sila. Sir, at bukod pa din sir, mayroon pa kayong isang kasama mapapauwi ngayon sir, yung nahulog sa Taip. Yes, fortunately, isa pa yun, no? Ang umawak doon, si Bong. sa tulong ni Bong, tinututukan niya talaga itong kasong ito. Nilagay pa rin sa hotel after galing nakarating dito from Taip. Kasi nga, ang iniingatan natin na kung ilagay dito sa BK dahil dami tinamaan. So, para ma-safeguard yung kalusugan nila, ay sa hotel natin sila nilagay. So, through the efforts of Bong. Salamat po. Thank you very much, sir. So, sir, so ngayon, sir, lahat po ito mga to na meron po mga kasama rin na iba sa BK dahil ito po ay sponsor meron nilang ano, no? Oh. Itong OE ngayon na meron din kasama sa BK na itong flight na ito ay chartered flight ng DAP PCG, Philippine Consulate General sa Jeddah. So yan. So sir, magpapaalam muna tayo kasi interviewin ko pa kay sa isang nito habang dito sila. Dahil lang ah. So yan, sir, lang na, sir. So yan lang po. Mamaya po magla-live uli ko para doon sa mga paalis mamaya. Ito pong live ko na ito, special po ito para po sa tulong po na ginagawa po ng ating polo. Itong si Labat Nacer Mundir, ito po yung 12 na nag-viral ng mga OFW sa Kamis Musayet at sa ABHA na humihingi ng tulong at sila po ang polo po ginawa na ng paraan at ngayon po kasabay po ngayon itong mga ito sa uuwi po ngayon sa Pilipinas. So uli maraming salamat po sa inyo, magla-live po uli ako mamaya, abangan niyo po. Ito po si Kaagapay Bong, kasama ko po ang isa sa mga action man po ng Polo Jeddah. Ito po ang ating ama ng labor dito sa Jeddah, si labor attaché Nacer Mundir. Pang hindi nakakaalam, si Labat po ay isang Maranao. Yan, sa mga Maranawan dyan, yan po isa sa mga active, masipag po na labor attaché na isang Maranao po. So yun lang po, maganda nga po sa inyo lahat. Ito po si Kaagapay Bong. Nandito po kami lahat, kasama po namin ng Polo, ang Philippine Consulate, ang Philippine Embassy po sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga OFWs. Isang magandang hapon po. Ito po si Kaagapay Bong Concha. Magandang hapon ang Kaagapay po ng bawat OFW na katutok po sa inyo. Sa abot po namin mga kaya, kasama po ang ating mga pinagpipitagang mga... Magandang umaga po at tanghali po sa inyo lahat. Ito po si Kaagapay Bong. Narito po ako ngayon sa Overseas Labor Office sa Jeddah. Live po tayo ngayon mga kapwa ko, mga OFWs. So narito po ako, nagla-live ngayon dahil ngayong araw ng Friday, meron pong repatriation po na magaganap na pauwi po, chartered flight na sponsored po ng Philippine Consulate sa Jeddah, pauwi po ng Pilipinas. Okay? Sila po ay magpapauwi ng 300 at kabilang po rito yung nag-viral po ng mga OFWs na nasa Kamis na humingi ng tulong. So ito po, ipapaalam ko po sa inyo. Hello po, good afternoon po ang ating ambassador Adnan Alonto sir, good afternoon po. Kaharap ko po ngayon ang 12. Ito po yung 12 po na mga OFW na nag-viral sa Facebook po at sila po ay natulungan ng Polo OWA. Nakita niyo po yung ating active man po ng action man ng Philippine Overseas Labor Office sa Jeddah po, si Labat Nacer Mundir. Sir, nanonood po si Amba Adnan. So, good afternoon po lahat sa inyo. So, ngayon, kayo yung 12. Ito, kakausapin sila, no? Malaman natin na malaman nila. Akin yung passport sa mga extension. Yan na lang. Para makita natin.
Ayan, ayan po sila. Ito yung labing dalawa. Ate, kumusta ka na? Tanggalin mo yung mask mo. Oh, ano nararamdaman mo na makaka-uwi ka na? Natulungan ka ng natulungan ka ng labor natin. Sir, masaya-masaya po, sir. Makaka-uwi na po ako sa pamilya ko. Makaka-uwi ka. Maraming salamat po kay Tatay Mondep, kay Sir Pong, kay Ma'am Wing, sa lahat na tumulong sa amin. Ayan. Ito na. So, at taga saan ka sa atin, ate? Sa taga Iloilo pa ako, nakapagkasama pa ako ng Pangasinan. Pangasinan, okay. So, anong naging trabaho mo? Bakit ka naging distress? Ano po? Bahay po, sa ilis po. Yan. Pero anong naging problema mo? Bakit ka tumakas? Binubog ka ng amo. So, kayo yung nagpa-viral? Ayun. Nagpahat kayo. O, sige. Ikaw, ate, ano naramdaman mo? Saya po sa aking pag-uwi dahil makakasama ko na po ang aking pamilya. Marami po salamat kay Tatay Nasser Hunder, kay Sir Bong, kay Sir Ma'am Weng po, sa mga tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. Yan. Tagasahan ka sa atin? Sa Kabanatuan City po. Okay, ano naging problema mo sa employer mo? Yun din po. Hindi po pinasahod ng amo. Kaya na ano pa. Okay. So, ayan. Nakita po ninyo sa harapan ko po si ating labor at si Labat na Sir Mundir po. At kasama po itong labing dalawa po na mga kababayan natin na nagkaroon ng problema. Sila po ay nag-viral dati, so nakaraan sa Facebook. Yung labing dalawa po na laging sinasabi sa atin sa ano, ayan po. Ikaw, ate, ano po nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Oh, meron 1,300 na nanonood ngayon. Oh, ano, ano, sabi mo? Dali, sabi mo. Ha? Masaya ka. Taga saan ka sa atin? Mindanao po. Saan sa Mindanao? Sa Sultan Kudarat po. Sultan Kudarat. Ano naging problema mo sa employer mo? Paano po? Ha? Pamagkakulan. Ano naging problema? Po. Chef, naka lang, sir, ha? Hinampas po ako ng mga... Hinampas. So, lahat kayo, isang agency nyo, nagsama-sama kayo. Kayo yung labing dalawa. Isa lang po na. Oo. Okay. Lahan. Oh, yan ha, 1,500 yung nanonood sa inyo ngayon. Anong masasabi niyo ngayon? Oh, masaya ba kayo? Opo! Oh. Akala niyo nung una, pinababayaan kayo, pero hindi niyo alam, ginagawa ng Polo Jetta, yung paraan, kinausap na nila yung mga agencies niyo. Natakot lang kayo kung saan, ano, di ba? Silang pangate, ha?